the presence ng ating Panginoon. Yes, tama ka dyan. At syempre, andito tayo ngayon para naman i-share at maging kapuno na umapaw. Yes. Umapaw ang pagmamahal, pag-ibig, kaligayahan, kalakasan na nagagaling lamang sa main source natin. Yan ay ang ating Panginoon. Yes! Syempre, wag naman natin sariliin ang lahat ng yan. Share, lahat ng mga kasama nyo sa buhay, kakilala, kamag-anak, kapitbahay, kahit sino pa man yan, share nyo po ang share the stream na ito para mas marami pa ang mapuno at mabigyan ng mensahe ngayon ng ating Panginoon. At ituloy-tuloy na rin natin. Yes! At sa pamamagitan ng mga gawain ito, tama. Ito rin yung mga iba natin gawain na makakatulong para mapuno tayo. Yes, dahil hindi masusukat ang pag-ibig sa atin na ating Panginoon, nararapat na ibalik natin sa Kanya ang umaapaw na pagsamba. Mga kapatid, welcome po kayo to join our online midweek service. Tuwing Wednesday po yan, 9 p.m. sa Doha at 2 a.m. po sa Manila. Yes, at huwag niyo po kalimutan na sa series pa rin po tayo ng Fruit of the Spirit. At last week po, ang topic natin ay about gentleness. So kaya naman, gentle lang kami ngayong araw na ito. Uy, tatandaan natin mga kapatid na ang gentleness ay hindi weakness, yun ay ang magkaroon ng power ni God. Yes! Tama. So yung mga hindi po nakakasubaybay sa ating mga gawain, balikan nyo lamang po at punta lamang kayo sa ating Facebook page. And syempre, every Thursday, meron po tayong prayer and worship night. Sama-sama po tayo magpalakasan at magpataas ang ating spiritual life. Yes. Yan naman po ay sa ating Zoom. Aha, alas 9 po yan sa Doha at alas 2 po na madaling araw sa Pilipinas. At sa susunod na araw, yan ay ang araw ng Biyernes. Thank God it's Friday! Yes po, magsawa-sawa naman tayo sa ating online church service na live po yan ngayon mismo, ngayong mga oras na to. Yes, now na yan mga kapatid. Nako, at dahil dyan, i-extend na rin natin, palawakin natin ang ating reach sa online world. Ang Aim High for Jesus po ay makikita at mapapanood na rin po natin sa YouTube. Meron na po tayo YouTube. I-follow at i-like at i-subscribe nyo po ang ating link, ang ating page. Yes! Maraming salamat sa ngayon pa lamang na sumusuporta sa ating mga Facebook page at YouTube account. At huwag po natin kalimutan na meron din po tayo na There's more! Yes! Ayan naman po ay ang pagpapatayo po ng ating temple. At ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami sa lahat ng mga sumusuporta. Salamat sa patuloy na nagbibigay ng suporta po sa ating simbahan sa pagpapatayo. Ayan, ang ating simbahan po ay located sa Lubao, Pampanga! At shout out po sa lahat ng mga taga Lubao, Pampanga, sa mga taga Pampanga at kanahin na saan man kayo ngayong oras na to. Salamat sa buhay mo, kapatid! Nako, excited na ba tayong lahat? Yes, we are excited to worship the Lord, our God. Yeah. Mararamdaman natin ngayong araw ang umaapaw na presensya, kaya nararapat na ibigay natin sa Panginoon ang umaapaw na pagsamba. Yes, tama ka dyan, pero bago ibigay natin ang karon, bago natin maramdaman ang presensya ng ating Panginoon, syempre, huwag natin kalimutan yung mensahe natin ngayong araw na ito na siya namang magre-remind at magiging bago natin sa buong linggo. Kaya mga kapatid, handa na ba kayo para naman tayo ay magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay? Yes. Sa lahat ng nasa bahay, nasan man kayo, tumayo tayo, magpasalamat, pumalakpak, umindak, sumayaw, ay aawin mga katabi mo dyan dahil ang ating Diyos ang ating bibigyan ng mataas na papuri. Yes, sama-sama tayo sa pag-indak at pagbibigay sa Kanya ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Let us all welcome the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. No one else like you, God. You are the King of Kings and the Lord of Lords in our life. Ikaw ang Diyos na tapat at dakila sa aming buhay. You are the same yesterday, today, and forever. Anong season man ang buhay mo ngayon, kapatid, na-fail ka man, hindi ka man nag-succeed sa gusto mo maging succeed, mga kapatid, o sa mga ina-expect mo, always remember that always, that God is always with you. Mga kapatid, naaalala mo yung time na mga imposibleng bagay na naging posible sa Diyos na ginawa niya sa buhay mo.
Naalala mo yung takot na takot ka, pero nandiyan ang Diyos. Niyakap ka niya dahil mahal na mahal ka niya. Naalala mo yung time na nag-iisa ka. Akala mo lang yon, ngunit may isang Diyos na laging nandyan sa buhay mo. Marami pang iba na dapat mong malaman at maalala dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos na still na faithful sa buhay mo. Siya ang Diyos na still na nagmamahal sa'yo. Siya ang Diyos na wala nang ibang mababuti. Season out of season, He is still God to us, mga kapatid. Lagi natin tatandaan pa sa salamatan ang Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya kapatid, kung anumang sitwasyon meron ka, lagi mong tatandyan. Sa lahat ng oras, nandiyan ang Diyos sa buhay mo. Kaya kapatid, ano pang hinihintay mo? Lagi ka na lang dapat na lagi mong iisipin na laging may Diyos na buhay at totoo sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Salamat Lord sa kabutihan mo sa bawat buhay ng bawat isa. At mini-welcome ko po ulit ang lahat po ng nasa online, lahat po na naka-tune in sa Facebook. Welcome po kayo and stay safe po always. At yun lang po. Bago naman po, let us pray po sa... Bago po natin ipag-pray ang ating ika po, I want to give the verse. In Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Kapatid, God is able sa buhay mo. Kung ano man yung gusto mo, wisdom man yan, family man yan, love life man yan, work man yan, provision man yan, kung ano pa ang gusto mo sa buhay mo, kayang ibigay ng Panginoon sa buhay mo because He is able, mga kapatid. So let us pray na po. Yes, Lord, Panginoon, thank you for the tithes and offering, O God. Lord, thank you for the family. Thank you for the health. Thank you for the work. Thank you for everything that you've done in our life, O God. Maraming salamat, Panginoon. Truly, you provide all our needs, Panginoon. Because you are the rich God and you are own everything, O God. Thank you for being all the highest praises, honor. To you alone in thanksgiving. Amen and amen. So sabi nga nila, hindi na natin patatagalin pa. Ang gusto ko lang, so umupo na po ang lahat. So yung comfortable seat po natin, ang ano natin. At mag-focus po tayo, hindi lang sa umpisa hanggang matapos po yung service. So I want to introduce to you our very own Pastor J.C. Ray Bakinano. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Masyado seryoso. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Ganda ng kanta, no? Give us chill, no? Give us chill that we know that our God is palaging nandyan, no? Sa anumang panahon. Welcome po tayo sa online service at welcome din po tayo dito sa ating studio, no? Welcome po sa mga bago. Hi, ate. Welcome po kayo dito. Si ate Daisy, no? At saka si ate, mamaya na lang tayo. And to all the people who are in the stream, welcome po ulit tayo dito sa ating online service, no? Before we go on to our message, shall we all stand first because let's give a moment of silence, no? And a prayer sa nangyayaring gera ngayon sa Russia at Ukraine. Let's pray for them. Sa mga nandoon na mga Kristiyano na nananalangin at huwag nang mag-escalate yung gulo, no? So let us pray. Father God, we thank you, Father God, for your blessings and all for your glory, Father God. We pray, Father God, sa mga nangyayari, kaguluhan ngayon sa bansang Russia at bansang Ukraine, Father God, that amidst of their galit, amidst of their wars, Father God, may makita kadakilaan, makita ang ilaw sa mga tao na nahihirapan, sa mga tao na nag-iisip kung ano ang gagawin nila, Father God. Let your light be upon them, Father God. Ikaw ang makita, Father God. And we are praying, Father God, as a whole Christian community, Father God, na itong war na to, Father God, will not prosper, Father God. Walang imposible sa iyo at walang imposible sa lahat ng iyong gagawin sa amin. We thank you, Father God. And we
we all acknowledge that apart from you, we are nothing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord, no? So, let us declare our Bible. The count of three. 1, 2, 3. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. I have what it says I have. Today, I will be taught the Word of God. I boldly confess, my mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I will never be the same. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Father God, we thank you for today, Father God. And we pray, Father God, for your message for today. There's no human voice will be heard, Father God, kung hindi ang iyong kadakilaan ang magmanifesto sa araw na to. At ang iyong pangalan ay maitanyag at maitaas, Father God. We thank you and bless your message for today. In Jesus' name we pray. Amen. Kunya tayong maupo. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Thank you, thank you. So, kumusta mga kapatid? Lahat ba tayo is excited sa mensahe ng Panginoon ngayon? So, sino sa atin dito ang hindi nagkakasala? Sino sa atin dito who do not commit mistakes? Walang magtataas ng kamay kasi wala. Lahat tayo nagkakasala. Amen? Lahat tayo. Sabi nga ng isang kapatid, nobody's perfect, no? Kaya nga, may sakit ako kagabi. Kasi nobody's perfect. Hindi, no? Nobody's perfect, ibig sabihin, lahat tayo nagkakasala, no? But the sad thing is, kahit tayo ay palaging nagkakasala, people, ang tendency ng people is they repeat their mistakes. Tama, hindi? Hindi tayo natututo sa ating pagkakamali. No? We do not learn from our mistakes. Hindi, tama hindi. No? Pero naniniwala ba kayo pag sinabi ko na the best way to in life is to learn from your mistakes? Tama? The best way in life daw, dapat matuto tayo sa ating pagkakamali. Pero hindi natin pwede ding hindi natin kayang magkamali sa lahat ng bagay, tama? So,